Ano ba ang mga pinag-uusapan kanina? Pasensya na, hindi rin ako nakamonitor kanina, Peter. Tungkol dyan sa divorce bill na inaharap ni Echel Lagman, talagang pinipilit eh. Taka yung mga same-sex marriage. Kamalasan. Oo, isipin mo. Eh, sabi ko nga kanina, hindi makakristyano yan. Oo. Talagang yan, sisira sa moralidad ng mga Pilipino. Mm-hmm. Diba? Hindi naman tayo American eh. Oh. Hindi naman tayo Western countries. Tsaka tayo Christian country. Yan, no? Nag-iisang Kristiyano tayo sa Pilipinas. Tapos hindi sa Pilipinas, sa buong Asia. Sa buong Asia. Kung tawagin tayo, the only Christian country. Asia, di ba? Oh. Tapos isisingit mo yung ganyang klase ng... Eh, labag yan eh. Sa akin, sa Constitution, dahil sa... Kumbaga, sabi nga, yung Estado, dapat pangalagaan ng ano natin. Hindi, tsaka yung separation of church and state. Oo. Di ba ang church ay nakabase yan sa pananampalataya, oo, sa Biblia? Mm. Ang Christian doctrine, oo, ay nakasalig yan sa Biblia. Oo. O, yun, yung Biblia, yun yung church, di ba? Oo. O, ngayon, ito hong gobyerno, may sariling batas yan. Mm. Bakit sa dinami-dami ng batas na pwedeng gawin, bakit natin sisirain yun? Yan ba hindi pagsira sa separation of church and state? Sisira yan dahil sa magkakabanggaan ng Estado, tsaka ano dyan, simbaan, no? Church. Dito kung ano yung pag-aawayan, yun ang gusto eh. Yung controversial, yun ang gusto nila eh. Kahit na mali, ipipilit nila. Para ika nga po ay mapag-usapan lang sila. Hindi ba? Samantala ang tungkulin ng Estado i-promote ang magandang moralidad. Mm-hmm. Di ba? Yun yun eh. Nako, Diyos ko, yung divorce bill, ha? Na ang ne-author, itong si Lagman, ha? Congressman Lagman, nasa ano na raw, pinagtibay nun sa committee level, mukhang dadaan na yan sa plenary session. Magkakaroon nun ng mga debate dyan. Eh, kung ano-ano ginagawa nitong Kongreso, mga kababayan. Kumbaga, itong divorce bill, hindi ho dapat makalusot sa atin yan. Kayo ba papayag dyan? Kahit anong galit nyo sa misis nyo. Ha? Pagkayan nangyari sa atin, hindi makabubuti yan sa pamilyang Pilipino. Kumbaga, malayo yan. Hindi bagay sa tradisyon natin, sa ugaling Pilipino, sa kostumbre ng mga Pilipino. At yan, no, Antichrist. Labago yan sa Biblia. Nung una, meron. Panahon ng mga Israel, pinapayagan sila ni Moses. Doon sa batas ni Moses, pwede sila makipag-iwalay sa kanilang asawa para mag-asawa uli sa ilang mga kadahilanan ng mga balido. Pero pagdating ni Kristo, nilinaw niya yan, hindi pwede yan. Sabagkat yung kasal, sakramento ng kasal, masyadong sagrado yan. Ang unang nagkasal ang Diyos. Ang unang niyang kinasal si Eva tsaka si Adan, mga kababayan. Ha? Wala pang abay nun eh. Meron ng bisit, yung ahas. Hindi yung abay yun. Kumbaga, siya unang nagkasal. Di ba? Kaya napakasagrado niyan. Kaya sinabi ni Kristo, ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi mo ba? Sabagkat siya mag-asawa, hindi na dalawa yan, kundi isang laman. Paano mo paghiwalayin yan? Sa pamamagitan ng diborsyo. Lalabago yan doon sa ganung klase na doktrina ng Diyos at doktrina ni Kristo. Tsaka tayo ang itinuturing na nag-iisang Kristiyano dito sa bansang Asia. Tapos papayagan natin yan. Ewan ko, ba't naisip ito ni Congressman Lagman? Matagal niya nang isinusulong yan.
Pangatlong ano na yan, arangkada na yan, kundi ako nakakamali. Na yan, divorce bill. Panahon pa ni dating presidente, Gloria Arroyo, sinulong na yan eh. Wala, naharang lang eh. Panahon ni Noy, isinulong din yan. Ngayon, eto na naman, mga kababayan. Di ba? Eh, saan pupulitin yung bansa natin? Anong klaseng mga batas yan? Yan ba makatutulong sa ekonomiya natin? Makatutulong ba yan sa mga mamamayan sa bansa natin? Wala akong makita makatutulong yan. Baka lalong makagulo yan. At ano ang mga mechanics yan? Ano ang mga legal na aspeto na dapat natin tignan dyan? Para talagang maging maayos yung tinatawag na proseso ng diborsyo. Sa Amerika, okay yan. Kasi iba ang ano nila ron eh. Kustumbre nila ron eh. Kesa dito sa ugali ng mga Pilipino. Masipin ninyo, meron pang nagsusulong dyan eh. Yung same-sex marriage. Para kayong bakla, eh bakla. Yung pareho kayong lalaki, pwede kayo ikasal. Pareho kayong babae. Naku, Diyos ko. Ang kinasal ng Diyos, si Adan, tsaka si Eva. Si Adan, hindi bakla yun. Matulis nga yun eh. Si Eva, hindi tombo yun, mga kababayan. O, hindi ba? Kaya nga natukso sa kanya si Adan eh. Sibi mo, hubad-hubad sila nun. Yan o mga batas ha, na pinagkakaabalahan ngayon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Samantalang maraming dapat na ipanukala na batas para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Bakit yan? Di ba? Parang ano eh, self-serving. Para bagang marami daw kongresista napayag. gusto yata ng mga taong to, hiwalay yung kanilang asawa eh. Paano moralidad ng mamamayan? Ang punto rito, ito question ng moralidad eh. Palagay nyo ba tataas ang uri ng moralidad natin pagka pinayagan natin yung tinatawag na divorce? Lalo na yung same-sex marriage. Asan ang moralidad doon? Hindi ba? Eh, samantalang sa konstitusyon, eh sinasabi eh, yung isa yung morality natin eh. Pananagutan ng Estado na yun talagang pagyamanin. Edukasyon, moralidad, kasama ron. Paano yan, mga kababayan? Hindi ba? Kaya, itong mga kongresista natin, wala nang maisip. Ha? Pagka ang pag-uusapan ang kapakanan ng bansa, eh kung ano-anong klase, pumapasok sa tuktok. Ewan ko ba naman kung bakit masyadong pinipilit yan dito si Congressman Edsel Lagman. Pasensya na po mga kaibigan, no? Tayo'y medyo naantala sa ating pong pagdating. Meron tayong mga kinatagpo na ating pong tagapakinig ho, mula pa sa Estados Unidos. Siyempre, ito lang pagkakataon na makaharap natin sila. Kaya alam nyo naman tayo, hanggat magagawa po natin ay pinapakiharapan natin ang mga taong kamukha ng mga nakikinig sa atin, di ba? Nag-aaksaya ng panahon. Nagmamahal sa'yo. Na gusto lamang tayong makaharap, mga kaibigan. Nagpapasalamat tayo sa kabila po na ika nga, yung mga pag-uwi-uwi nila rito, importanteng
makausap nila, makaharap nila, mga pamilya, pero tayo'y kabilang doon sa kanilang mga itinerary sa pag-uwi dito.